Nardo nga pala ng Mindoro. Dito rin nangyari yung kwentong ito, mga dekada 80. Nasa 13 taong gulang lang ako noon sa pagkakatanda ko. At kami lang ng tatay ko yung magkasama sa aming bahay. Na nasa may bukana lamang ng gubat. Maaga po kasi kaming iniwan ng nanay ko. Noong mga anak po ito sa akin. Kaya't pinalaki akong mag-isa ng tatay ko. At hindi na nga po ito nakapangasawa pang muli. Hindi rin daw siya interesado ayon sa kanya noon. Ang bahay namin ay malayo talaga sa Cabiasnan. Mga isang oras din yata yung nilalakad ko. Makarating lamang sa eskwelahan. Pero sanay naman po akong maglakad. Kaya parang wala lang din sa akin yon. Kahit lubak-lubak pa nga po yung daanan. Ayaw rin kasi ni tatay na lumipat ng bahay. Lalo at nangangaso po ito, palagi. At okay nga naman kapag malapit lang kami sa may gubat. Sarili rin naman naming lupa yung kinatitirika ng bahay namin. At marami pang espasyo sa aming mga pananim na siyang pinagkukunan rin namin ng pera. Ang pinakamalapit na bahay sa amin noon ay abot tanaw lang. Pero talagang may kalayuan pa rin. Kahit yata sumigaw ako ng sumigaw ay hindi nila ako maririnig. Bihira lang din na may mapapadpad na ibang tao doon banda sa bahay namin. Kung meron man. Ay para lang bumili ng gulay sa amin at sobrang bihira lamang. May suki naman kasi kami na pinagbabagsakan doon sa palengke, sa may bayan. Doon namin yun binibenta lahat. Isang araw, may napadpad doon na dalawang kalalakihan na tagakabilang baryo. Habang nag-aayos ako ng mga kahoy panggatong at nagbubungkal naman ng lupa yung tatay ko, ay lumapit po yung mga ito. Mawalang galang na po, may itatanong lang po sana kami. Wika agad ng isa sa mga lalaki, sabay lumapit. Tumigil yung tatay ko sa ginagawa nito at ganoon din naman ako. Sige lang, ano bang atin? Mukhang hindi kayo taga rito ah. Wika naman po noon ang tatay ko. May napansin po ba kayong matandang lalaki dito? Maliit lang na matanda. Mga 80 anyo siguro o mahigit. Tanong pa nga po ng lalaki noon. Matanda? Wala eh. Ikaw ba anak? May nakita ka ba? Sabi naman ang tatay ko. Pero napailing na lamang ako dahil wala rin naman akong nakita. Ganun ba? Dito raw banda nagpunta nung hinahabol nila eh. Dagdag pa nga ng lalaki. Siyempre, nagtaka nga kami ni tatay dahil sino namang maghahabol sa 80 anyos o mahigit na matanda. Eh malamang uugod-ugod na rin po yon. Na hindi na nga makakalayo bago siya mahabol. Bakit nyo naman hinahabol yung isang 80 anyos? Tanong naman ni tatay sa kanyang pagtataka. Hindi kasi ordinaryong matanda yung pinag-uusapan dito. Aswang yung matandang yon, na dayo lang din sa aming baryo. Mukhang nagpapalipat-lipat lang sa mga baryo-baryo dahil wala man lang nakakakilala sa kanya sa aming baryo. Dito raw talaga banda sa gubat malapit sa inyo nagpunta eh. Dagdag pa nga ng lalaki. At nang marinig yon ng aking ama, ay bigla na lamang po itong napangiti na parang natatawa na rin. Naniniwala kayo doon? Ang labo naman ninyo. Wala na siguro tayong pag-uusapan pa dito. Dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganito. Sagot naman ang tatay ko noon at pinaalis na nga nito agad yung dalawang lalaki. Basta, pag may makita kayo ah, mag-iingat kayo. Sugatan na yon, pero hindi natin alam kung ano pa ang kanyang kayang gawin. Pahabol na wika pa nga ng lalaki bago umalis. At doon nga sila pumasok sa may gubat. Nung nakalayo na nga yung mga ito ay nagsalita yung tatay ko. Aswang-aswang, kalokohan. Minsan lang nga may mapadpa dito na ibang mga tao.
Tapos alanganin pa yung pinagsasabi. Sambit pa ni tatay bago dinampot yung kanyang mga kagamitan at bumalik na nga sa kanyang ginagawa. Ako naman po noon ay nalito. Hindi ko alam kung ano yung aking paniniwalaan noon. Sobrang seryoso lang din po kasi ng pagkakasabi ng dalawang lalaki na parang hindi talaga sila nagbibiro. Hindi naman din siguro sila mag-aaksaya ng panahon na pumunta sa parting yon kung wala namang basehan ang kanilang mga pinagsasabi. Kinahaponan po noon, inutusan ako ni tatay na pumunta sa bayan para singilin yung pinagbentahan namin ng mga gulay. Kaya naghanda na nga ako noon para umalis. Mga bandang alas 4 na rin po yon ng hapon. At dahil sanay naman din ako, ay okay lang. Kahit medyo ginagabi na minsan sa aking pag-uwi. Malayo pa kasi yung bayan. Pagdating mo dito, at baka mauna ka sa akin sa pag-uwi. Maghapunan ka na lang anak. May ulam akong itinabi dyan. Mga ngaso ko ngayon eh. Baka gabihin din ako. Wika pa nga ng tatay ko noon. Tumango na lang din ako. At hindi na rin naman bago sa amin yung ganong eksena. At pagkatapos po noon, ay nagkanya-kanya na rin kaming alis ni tatay. Gaya nga ng inaasahan, natagalan nga ako noon sa lakad ko. Inantay ko pa kasi yung bayad at medyo natagalan din. Madilim na nga noong naglalakad ako pa uwi. Hindi naman po ako takot noon dahil sanay na rin ako sa daang tinataha ko pa uwi. Habang naglalakad ako ay nakarinig ako ng alolong. Malayo po yon sa kinaroroonan ko. Pero naririnig ko dahil talagang umaalingaw-ngaw yon sa paligid. Dahil na rin malamang sa katahimikan ng gabi. Napatanaw nga ako sa direksyong yon at naisip ko bigla kung nakauwi na nga rin ba yung tatay ko. Medyo mas binilisan ko na rin noon yung aking paglalakad para makauwi na rin kaagad. Pagdating ko sa bahay namin ay nakalak pa rin po noon yung pinto. Pareho naman kami ni tatay na merong susi. Kaya ginamit ko nga yung akin para buksan yon. At pagkatapos po noon, ay agad nga akong naghapunan. Dalo at talagang gutom na ako. Ang sabi ko noon, malamang ay okay lang din naman kay tatay. Na mauna nga ako sa pagkain. At hindi ko na siya hintayin. Patapos na nga ako sa pagkain ko noon nang makarinig ako ng mga yabag ng paa na parang merong paparating. Si tatay na malamang yan. Wika ko pa nga po noon. Pero agad po yung sinundan ng isa pang kakaibang tunog. Yung tipong parang may kung anong hinihila o kinakaladkad sa lupa na mabigat. Na lumilikha talaga ng ingay. Ano kaya yun? Sabi ko pa nga po noon, sabay tumayo para tignan yon. At doon ay nakita ko nga yung tatay ko na papalapit na rin sa bahay. Medyo napatakbo nga ako agad papalapit. Sabay nagtanong, ano ba yan tay? At mukhang mabigat. Tulungan ko na po kayo. Wika ko pa nga po agad. Dahil nakita ko nga na merong hila-hila yung tatay ko na sako. Na may lamang kung ano. Madalas rin namang gawin to ng tatay ko. Lalo at iniiwasan niya ang magpasa ng mabibigat. Dahil madalas na nga ring sumasakit yung kanyang balikat. Bubuksan ko na sana yung sako. Ang kaso nga lang, agad na hinawakan ng tatay ko yung kamay ko at pinigilan ako. Huwag anak, ako na, hindi ito baboy ramo. Kakaibang hayop itong nahuli ko. Sa ilang taon ko ng pangangaso, ngayon lang ako nakakita ng ganitong hayop. Mukhang nanghihina ito kanina, pero inatake pa rin ako. Kaya agaran ko ng binaril at inilagay dito.
Wika pa nga ng tatay ko noon. Kakaibang hayop. Tanong ko naman, matagara namang napatango yung tatay ko. Hindi raw niya mawari dahil parang aso daw na malaki. Pero kakaiba. Binuksan nga po nito yung sako. Doon na nga nagsimulang gumapang yung kilabot sa katawan naming dalawa, Sir Dan. Dahil pagbukas ng sako na iyon, habang iniilawan ko, ay agad pong lumabas ang isang kamay ng tao. Kamay ng matanda. Napabitaw pa nga yung tatay ko doon na talagang nabigla. Kamay ng tao yung nandyan. Anong nangyari dito? Pagtataka pa nga ni tatay na talagang kinikilabutan. Ako naman po noon ay bahagyang natulala. Pero nang matauhan ako agad, ay sinipa-sipa ko yung sako para mas makumpirma kung kamay nga ba talaga yun ng tao. At talagang yun nga po yung aming nakikita. Hayop yung laman nito, anak. Imposibleng may tao dyan. Hindi ako pwedeng magkamali. Git naman noon ang tatay ko. Sabay mabilisan na nga niyang hinawakan yung sako at inilabas yung laman nun. Nagulantang kaming dalawa sa aming nakita nang biglang tumambad sa amin ang isang matandang lalaki. Kulubot na kulubot yung balat at may mga sugat. Bukod pa sa tama ng baril sa kanyang balikat, na malamang ngayon nga yung tama ng baril na gawa ng tatay ko. Ayon kay tatay, ay nangisay na raw yun agad nung tamaan nga niya ng bala at hindi na raw gumagalaw kaya't inilagay na nga raw niya sa sako. Hayop daw yun nung binaril niya at akala daw niya ay tinamaan na nga niya ang puso nun. Kaya agad yung namatay. Pero yung akala ni tatay na hayop ay bigla na lamang naging tao pagdating sa bahay. At hindi namin alam noon kung saan nga ba nito nakuha yung iba pa po nitong mga sugat. Nagkatinginan kami ni tatay at alam ko na pareho na nga po kami ng iniisip noon na baka yun yung matandang aswang na sinasabi nung nakausap naming dalawang lalaki. Pero bago pa man kami makapagsambit ng kung anong salita patungkol doon, bigla pong gumalaw yung taong yon na parang nagising. Hindi pa po pala yon patay. Hinding-hindi ko malilimutan kung paano yung napabalikwas bigla at napadapa sa lupa nung magkamalay po yon. Lalo at ako nga po yung may hawak ng ilaw. Ang itsura po nun, animoy hayop na nasaan yung tao. Ang mga mata nun, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang matatalim at nanlilisik nitong mga titig. Napaatras kaming dalawa ng tatay ko noon nang umangil na nga bigla yung nilalang. Malakas pa po yun at mukhang hindi pa nga po nakapagtamo nang sobrang critical talagang sugat, lalo at nasa balikat lang din yung tama nito ng baril. Ito na ba yung aswang na sinasabi nila? Sigaw pa nga ng tatay ko noon, sabay bunot nito ng kanyang baril. Pero kasabay po noon, ay ang agara namang pagtakbo ng nilalang na iyon. Tipong alam na po nito yung kanyang gagawin nang makita niyang bumunot ng baril yung tatay ko. Pinaputukan po siya ni tatay. Tapos ay nasundan pa nga po yun ng isa pa. Pero mukhang hindi nga niya nagawang tamaan yon. Bigla na lang ding tumakbo yung tatay ko noon para sundan yung nilalang. Meron po itong sinigaw sa akin, pero hindi ko narinig ng maayos kaya hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Kaya't kusa na lang din pong gumalaw yung aking mga paa upang sundan yung aking ama. Nung nasa kalagitnaan na po kami at medyo nakalayo na rin dahil nga sa paghabol, biglang sumigaw yung tatay ko na bumalik na raw ako sa bahay
at wag nang lalabas pa ng bahay. Pero huli na rin po yung lahat eh. Ako din yung may dala ng flashlight. Kaya minabuti ko na rin hindi na bumalik. Napayuko nga po ako nang biglang nagpaputok ulit ng baril yung tatay ko nang namataan po namin yung nilalang. Parang hayop po yun kung kumilos. Hanggang sa bigla na lang din po yung nawala sa aming paningin. Naririnig naman namin yung mga ibon na nagliliparan na animoy nabubulabog. Kaya alam naming doon nga banda pumunta yung nilalang na yon. At patuloy po naming sinundan. Maya-maya pa ay doon na nga po kami nakarinig ng mga pagsigaw ng kung sino mang mga tao. Hanggang sa may nakita na nga po kaming mabilis na tumatakbo papalapit sa amin na merong dalang mga sulo. Tatlong lalaki naman po ngayon. Natutukan pa nga po ng baril ni tatay dahil akala niya ay kung sino. Nakita ko agad yung dalawang pamilyar na mukha. Napamura pa nga noon yung tatay ko at humingi ng pasensya doon sa dalawang lalaki na nakausap namin kaninang umaga. Dahil alam niya na tama nga yung dalawang lalaki. Yung sinasabi niyong matanda, mukhang yun nga yung nahuli kong hayop. Laking gulat na lang din namin itong anak ko noong pagbukas namin ng sako. Yung hayop na nahuli ko ay bigla na lamang naging tao. Yung aswang yun na matanda, pinaghabol namin dito, pero mukhang nakatakas na. Sambit pa nga ng tatay ko noon. Nagsisi nga po ito na hindi siya agad naniwala na muntik pa naming ikapahamak. Sinabi ko naman sa inyo na dito nga siya banda nagpunta. Kaya nga kami bumalik dito eh. Kakapasok lang din namin dito sa gubat. Mula doon sa kabilang side, nung marinig nga namin yung mga sigawan ninyo, pati na rin yung mga putok ng baril. Sabi pa nga ng lalaki, tinanong nga po nila kung saan nga ba huling nagpunta yung nilalang na yon, at sila na nga raw yung bahala. Umuwi na raw kami, lalo at alanganin pa raw yung aking edad. Walang nagawa yung tatay ko noon kundi sundin yung kanilang payo. Umuwi nga po kami noon at halos hindi kami nakatulog ng gabing yon. Kinaumagahan ang bumungad sa amin yung isang nakakagulat na balita. Binalikan nga kami ng dalawang lalaki para balitaan. At ayon sa kanila, sa wakas daw ay nagawa nga nilang patayin yung matandang aswang na yon. Ilang araw na rin daw nilang pinaghahabol po yon eh. Lalo at nanggagambala daw talaga yung aswang sa kanilang baryo. Napabuntong hininga na lamang noon yung tatay ko. At mabuti na rin daw yon para wala na rin yung mabiktima pa. Binalaan kami ng dalawang lalaking yon. At pinakiusapan din na kung maaari ay amin-amin na lang daw yung mga nangyari. Total, wala na rin naman daw yung aswang. Kaya't mabuti daw siguro na ilihim na lang din namin. Bagay na agad namang sinangayunan ng tatay ko. Pero dahil napakatagal na rin po nang mangyari yon, kaya't ibinahagi ko na rin po dito. Sana'y napulutan po ninyo ng aral at nagustuhan po ninyo itong kwento ko. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat.